Ako, baka malaman na inay na ako hindi talaga nag-a-approve. Ako nang may isa-isawan lang sa apartment. E balita-balita ka pala. Ay! 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 Diyos ko! Ay, digi-digan lang. Ako nungupahan sa isawan. Boy, kala nila Lola Ina na sa abroad kayo. Eh, sino nagbalita sa Lola? Kami ko. Ba't ano may pinabalitaan? Ako nang sa abroad. Ay, maraming talaga ako sa abroad. Abay, ang tagal niyo ko kayang nabulo. Eh, syempre, nag-iipon ako ng pampadala. Pampadala, ina, sa isawan lang. Anong ina, anong trabaho ninyo? Bay, ate, eh, saan ka gagaling? Pa, mga kapatid ko ito. Saan ka din lang sa apartment na? Itigil ka lang yung lima sa abroad. Limang taong kang nawala, akala namin kayo nasa abroad. Bago ngayon ni Dian lang pala sa isawan. Si Inay ipanay na panay ang mukmuk din eh. At alam naman na kami sa iyo. Akala ni Inay kayo nasa abroad at limang taong kang hindi na uwi. Kaya pala ito ay hindi nakakapagpadala. Aring matanda eh, alalang-alala na sa iyo bago yung pala namin nandidiyan lang ikaw sa isawan. Tama pala ang sumbong ng mga anak. Kaya nga. Bakit naman Inday kayo nang ginawa mo sa akin? Ako'y alalang-alala sa iyo. Bakit gayon ka? Araw-araw, gabi-gabi, pinagdadasal kita na sana'y ikay ligtas. Ayun pala ay nasa isawang ka nagtatrabaho. Anong ginagawa mo doon at hindi mo sinabi sa amin ang totoo? Ano kang nangyayari sa iyong buhay? Kaya pala, hindi minsan, 100 lang ang padala mo sa isang buwan. Wala pang 100 ang padala mo, Nine. Malaki pang kinikita sa iyo ng mga anak ko din sa Pilipinas. Ikinasa abroad. Yung pala ay nasa abroning. Arboning ka pala. Tama ang mga sinasabi ng mga kapatid mo sa akin. Hindi ako nakikinig kasi sa iyo ako nakikinig kapag nagbibideo call tayong dalawa. Ang ganda ng suot mo. Panay, paborito mo naman sa Ted na kaya oh, kami hindi mo napapansing magkakapatid na kasama mo din eh. Isa kang konsentidor na yun ah. Kaya kahit kami anong gawing pagtatrabaho, hindi mo kami napapansin. Lagi na lang sa Ted na, idna, idna. Wala ka nang bubukang bibig kung hindi idna. Aba inay, tigil-tigil ang Alzheimer. At ako naman eh, matagal na talaga din yung nagtatrabaho. Eh, kailangan talaga eh, ang pagkaka-Alzheimer ninyo, yan ay hindi na maalis-alis. Sabi yung chocolate. Diyos ko, ito naman si Assorted at saka si Ubi Halaya. Alam niyo naman ako, hindi nila nagtatrabaho. Eh talaga naman umasa pa talaga kayo sa akin pa sa lubong eh. Yan yung tamay pag ano ko kayo ng isaw doon. Ito si Ina, lagi nang ubi-ubili ha. At pares lang naman din tayo ng buhok. Eh kaya nga kay manang-mana sa akin. Maganda ka. Aba! Idna at nakaklutiks ka pa! Sa isawan ka lang naman nagtatrabaho. Eh binagay mo pa sa buhok ko ang kulay ng iyong mga kuko. Magaling talaga si Edna. Samantalang ang kiyotex namin ni Nalips. Kulay itim. Eh, kung ano na mga paa namin. Hindi na nga ako makapagpalinis. Di mo paaniga. Anak naman yan eh. Huwag mong ganyan eh. Bago pag kami hindi man lang mapuri ni Inay sa aming mga ginagawa. Mga kuko namin, lagi ng ano, pudpud. Si Lips nga, Inay, bumaba na ang matres sa pagbubuhat doon ng Lips. Nandili na si ate. Oo nga, kitang-kita ko nga ang kukong pulang-pula. Magaling pa itang kapagpakuko. Mantalang tayo lahat ng kuko sa kakatabas at kakakupras diya. Abay, sa isawan lang. Ang akala naman ni Inay, nasa abroad. Paniwalang paniwala. Manyapat panganay niya si Edna. Sinasabi naman namin sa kanya. Konsyentidor. Kahit anong pagod at hirap nating gawin eh, basta may paborito, eh, wala tayong magagawa doon kahit paano gawin natin. Diyos ko naman si Inay, pati ka naman aring pedicure kung aring nasili pa. Eh alam niyo gawin, binayad ko din eh, turon. 30 pesos sa turon. Alam mo ka, Lula, huwag niyo na kasing sermonan ang Inay. Abay, kakauwi lang din eh. 5 taong hindi niyo nakasama, sisermonan niyo ng sisermonan. Nay, may tatanong lang ako. Bakit ano kayo lang ang magkapares ng buhok? Ampun ba ako? Kay na lola na nga lang ako. Opo, Inay. Nalaman na ni ate ang totoo. Na ano? Tayo di yan. Eh, sino gamay sabing ampun siya? Kayo. Aba, hindi ko siya sinasabing ampun siya. Inay, bakit kasi ganyan? Kaya iba ang kulay ng buhok ni ate. Eh, ang dami niyong asawa. Kaya pala kayo laging naalis din sa bahay. 5 taong kayo nag-aasawa. Kami naiwan na din ikin na lula eh. Aba, hindi naman ganyan. Lumaki na kami ng din eh. Nine, yun naman ang hindi ano, hindi naman yun ampon. At saka hindi iba ang ama noon, mati-isa naman ang aking asawa. Si Assorted ay akin talagang anak. Yun lang yung pinaglihi ko sa yung tiyahin. At na yung pinagbubuntis ko, yung pinaglihi ko dun sa sisiw na manok, dun sa pag may piyestahan. Yung iba't iba ang kulay. Kaya ganyan ang buhok noon. Inay, nakikita ka namin doon ni Ate Purusha. Doon! As in doon sa may isawan, may iba't ibang lalaki kang nakakasama. Nga po, anak, tama na 'yan.
Kayo naman, imahal ko. Huwag kayo magkaganyan. Lula, huwag ka kayo. Kuhanay ng tubig ang iyong lulat, pinaiyak niyo. Dali. Kuhanay. Siya, kung ganyan lang din naman, ako iaalis na at ako maghahanap ng bagong lalaki. Kahit ako yung... May mahanap ka pa kaya? Kahit ako yung ka na? Kontakin niya yung cellphone ko di yan. What? May ka-text me? Oo. Yung cellphone ko di yan. Bilisan nyo. Yeah, bahala naman. Lula, wag! Kaya pala iba-ibang kulay ni na tita? Iba-ibang kulay ng buhok nila? Ang iba-ibang asawa? Abay, mahanap pala sa'yo si mama? Saan nagpunta si inay? Kaya umalis at maghanap ng lalaki. Umanap. Anak? Bago. May pinagmanahan pala si Ate Edna. Kung gayon. Diyos ko. May pasusupat. May paggalis din. Ito siya daw. Ano nga pa ang cellphone na? At may kachat pala yun. Nasaan ang dalawang apo? Dadalhin sa kanyang lalaki. Uy, baka! Diyos ko. Hindi malayo. Kami lalakad na ng mga apo ko. Lula, teka lang. Bakit gaapo? Hindi ko iiwan ng aking ina. Ay, siya, bumalik kayo daw. Natakaw na lang. Iwanan na ako ng mga anak ko.